lahat ng mga sasabihin ni Ahab. Ito talaga yung pinaka-importante kasi nga, dito talaga malalaman ni Ahab kung interesado ka nga bang makinig sa mga hinain niya sa buhay, char. Kung interesado ka. What's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and hit nyo din yung notification bell para maging updated kayo if I have a new upload. So by the way, thank you nga pala guys sa mga walang sawang sumusuporta sa channel ko and sa mga walang sawang nanonood sa fest talaga. Sa mga walang sawang nanonood sa pagmumukha ko. Maraming salamat guys. By the way, for today's vlog, bale, may nag-request kasi sa akin na isang viewer ko through Instagram na ano siya, bale, ito yung vlog, ito yung title ng vlog ko today is mga topic na pwede niyong pag-usapan ni Ahab over chat para hindi siya ma-board. Kasi nga, merong ibang Ahab na ba tawag doon? Kasi mayroong ibang Ahab, kapag hindi interested yung pinag-uusapan nyo, is hindi na masyadong nagre-reply si Ahab, and then hindi siya masyadong interested sa messages. Kapag yung mga sinisend mo naman sa kanya is walang kwenta, char lang. Basta kapag yung mga sinisend mo sa kanya is mga ano lang yung mga one-word response, yung mga ganun, or basta walang ka-interest. So, si Ahab, mawawala din siya ng interest. So, ayan na guys, bibigyan ko kayo ng mga idea kung ano yung mga topic or kung ano yung mga pwede nyo itanong kay Ahab para at least mag-interest siya and then maging continue yung conversation nyo. Hindi mag-run out yung conversation yung dalawa. So, check it out. Ayan, bale, para ma-avoid nyo guys yung bored conversation nyo, yung dalawa ni Ahab, dapat palagi kayong dun sa previous na mga video ko dati, dun sa yung anong pwede mong gawin kapag first time mo nakipag-video call kay Ahab, basta scroll down nyo lang siya kasi meron dun na open-end question. Dapat guys, kapag nagsimulang magsalita siya o kapag nagsimula na siyang mag-chat sa'yo, dapat palagi kayong may question sa kanya para hindi kayo maubusan ng conversation. Number one ha, na pwede niyong itanong sa kanya is, what's your most favorite movies, may ganon, then sa buong taon talaga. And then, so syempre, di ba, si Ahab magsasalita na yan, yung mga favorite movie niya. So, ikaw din, dapat mag-share ka din sa kanya kung ano yung favorite movie, yung dalawa. Para at least, hindi maputol yung conversation yung dalawa. And then, kapag natahimik na kayong dalawa, and then, another question na naman, ito na yung another question na, of all the movies you've seen, which one sticks with you? Ano ba ibig sabihin ng so sa lahat ng movie na napanood niya sa buong taon, ano yung isang movie talaga na tumatak sa kanya? And then, yung parang nakarelate din siya, and then parang pwede niya ding mag-compare sa sarili niya, yung mga ganon, edi di ba mag-continue na naman yun si Ahab. So, at least, continue pa din yung conversation yung dalawa. And then, pangatlo is, pwede nyo siyang tanongin, di ba? Siyempre, sa ano lang to ha, kapag nag-chat kayo, or pwede din sa pag nag-video call kayo, since tapos na ako mag-share dun sa video call, dito naman is through chat na. So, yung pangatlo is, pwede mo siyang tanongin kung ano nangyari, or what happened to your past relationship, and then, sa mga ganon-ganon, and then, makisimpatiya ka sa kanya, yung, for example, sasabihin niya na, my husband, char, my wife died like that, sasabihin mo na noon na ano, sorry to hear that, mga ganyan, and then ikaw din, kapag tinanong ka din ni Ahab, na, kung ano nangyari din sa mga past relationship mo, so, pwede mo ding i-share sa kanya.
Number 4 na tayo is eto din yung isang question na pwede mong itanong sa kanya is if do you like adventures, mga ganyan. Yung kapag sinabi niya fam na yes, I like adventures, like this, like this, like this, like this, blah blah blah. So dapat ano ha, dapat kapag nagsalita si Afam, makinig kang mabuti. Huwag yung kapag nagsalita, hindi yung as in kapag nagsalita talaga. Kapag nag-chat na si Afam, mga ganyan, tapos ang haba ng message ni Afam, tapos yung reply mo lang is okay. So ano ibig sabihin ng nosebleed ka, char? Basta yung mga gano'n, kapag mahaba na yung message niya, family, di ba, nagkukwento na siya about sa adventures niya, kung anong adventures yung gusto niya. And then kung ikaw naman, for example, like me, yung adventures na gusto ko is yung dati pa yun, ha? Ngayon hindi na. Yung nag-aaraw ka, nagmo-mountain hiking, yung bungee jumping, na-try ko yung ano, yung bungee jumping dun sa bungee jumping nila sa Macau na I think ano ata yun, mga 266 ano meter, basta ang ano niya, ang taas ng tower, tinatry ko yun. So yung mga ganun, pwede mo din siyang i-share. And then pang lima na ano din na pwede mong itanong kay FM is do you like social media, like which kind of social media you like, or do you like YouTube, yung mga ganun. Nung sinabi niya, fam, yes, I like YouTube, mga ganyan. Palagi siyang nanonood ng YouTube. And then, tatanungin mo din siya. Dapat palagi kayong may why you drink water? Why you drink water? Mga ganyan. Why do you kuan? Basta palaging may why. Dapat palaging may open-ended question yung ano nyo guys, yung conversation. Para tuloy-tuloy yung conversation yung dalawa. And then number 6 is continue muna tayo sa if you like social media. And then kung mahilig siya sa social media, for example yung Facebook or Instagram, and then ask him if he already followed you on Instagram, or if you're already friend with him on Facebook, mga ganyan, din sa Twitter. Din sino yung mga pinapalo niya sa Twitter. Hindi naman yung, for example, as in, matanong ka na, hindi ibig sabihin na parang investigal, hindi naman sa ganyan. And then, yun na yun. Kapag meron siyang bagong post sa Facebook or sa Instagram, so pwede mo din, pwede kang mag-compliment doon, na nice yung photo na pinost niya doon sa Instagram. And then yun, may panibagong topic na naman kayo. And then next, na pwede mo ding, ito yun, ito ding pang-anim ha, dapat maging interesado ka sa lahat ng mga sasabihin ni Afam. Ito talaga yung pinaka-importante kasi nga, dito talaga malalaman ni Afam kung interesado ka nga bang makinig sa mga hinain niya sa buhay, char. Kung interesado ka nga bang makinig sa mga kwento niya. Dito kasi malalaman talaga girls ng mga Afam, kapag interesado yung isang Pinay, nagkakaroon din siya ng interest sa mga sasabihin ni Afam. And then, for example, kapag nakaka-relate ka din sa mga kwento niya, pwede kang mag-comment, pwede kang magbigay ng opinion, yung mga ganon. So number 7 is, eto na, kapag, for example, nag-work si Afam, so pwede mo siyang ask him about his job and about his workplace, yung mga ganon, which type of job, mga anong ginawa niya sa work niya ng araw na yon. And then, basta umutahin mo lang yung mga workplace niya, or yung mga, hindi naman yung mga ano niya ha, yung mga kasama niya sa work, kasi ibang usapan na yon. Last na tayo is, dito na tayo sa share your experiences too. Kasi nga, hindi naman pwede girls na si Afam lang lagi yung nagsasalita. Hindi naman pwede. Salita na salita si Afam, tapos ikaw, ano na, nosebleed, char. Hindi, char lang yun ha. Basta dapat, mag-share ka din ng mga experiences mo para at least makilala ka ni Afam ng mabuti. And then, pwede mo siyang, at least, kapag, for example, mag-share ka kay Afam na mga, favorite na dream destination, sure. Malay mo, balang araw po kapag nakita na kayo na Afam, tapos,
pa rin yun yung dream destination mo. Di ba, bongga na. So, ayan. Bali, 8 lang yung ginawa ko. Kapag nagustuhan nyo itong, ano, yung itong ginawa ko na mga topic na pwede nyo napag-usapan with Afab, yung mga topic na pwede nyo pag-usapan ni Afab para hindi siya ma-board kapag nagustuhan nyo ito, pag umabot siya ng mga 1,000 views? Ambitious. Basta pag umabot siya ng 1,000 views, gagawin ko siya ng part 2. And let's proceed na doon sa letter sender ko na si... Bali, nag-ano siya sa through Instagram. Hanapin ko lang muna, ha? Wait lang. Ayan, hanap ko na yung ano, guys. Yung message ni... Si ano siya? Mavel Parel. Basta, sa ano siya, guys. Bali, from Instagram. Sorry kung i-hide ko yung identity niya. Mahirap na. Baka kasi mamaya masisi pa ako, diba? Pero siya talaga nag-request dito, guys. Bali, ito yung sabi niya, good day, sis, sana okay lang kayo dyan. Give me advice naman. Kung may idea ka sa ganitong sitwasyon, almost 6 months na rin kami bilang mutual. Mutual hap, as in mutual pa lang silang, ano ha, sorry sa kung maguguluhan kayo sa... ito na, 6 months na rin kami bilang mutual. Take note ha, mutual pa lang sila. Pero madalas ako ang nag-e-effort sa bawat araw na nagdadaan. Tsaka, napansin ko na isang tanong, isang sagot lang ang response niya. Di gaya ng dati na magkwento siya. Pero wala pa ako na open sa kanya na mga tanong. Tungkol dito, every time magkwento ako, papasukan niya ng pagod pa, ng pagod siya at need ng matulog. Help me kung ano dapat kong gawin. Bigyan mo ako ng mga topic na mas interesting na pwede namin pag-usapan para maka-help naman ako na makabawas sa pagod niya. Ang ganitong guy ba ay may linaw sa serious relationship? Pero nasabi ko one time na ayoko na nga sa'yo. Pero yung reply niya agad is sobrang busy lang siya. Thanks and God bless, Sisi. So, ayan. So, hindi pa sila mag-on ni Afam. Hindi pa sila mag-boyfriend and girlfriend. Mutual pa lang sila for 6 months. Ang problema talaga. Ang gustong hingin na advice ni Mavel is ano nga ba yung mga pwedeng topic na as in interesting na in kung ano yung pwedeng mga messages na isend niya sa lalaki at least makabawas daw sa stress sa work. And then kung seryoso nga ba to sa serious relationship. Sa ano ha, doon muna tayo sa kung seryoso nga ba sa serious relationship. So, since mutual friend pa lang kayo, and then, depende kasi siya, sis, kasi hindi mo naman sinabi sa akin na kung ano yung plan ni Afam, kung na sinasabi na niya ba sa'yo na pupunta siya sa Pinas, yung mga ganon, or yung mga plan niya for the future, yung mga ganyan. So, since nga mutual friend pa lang kayo, bali, hindi talaga obligado si Afam na mag-reply sa'yo agad-agad or mag-message sa'yo agad-agad unless kung as in interested talaga siya sa'yo. Kasi nga, yung mga galawan na ganyan is hindi siya interested tapos yung ano niya lang, yung reason niya is palaging busy. Hello. Kasi kung gaano pa yan, kahit gaano pa ka-busy yung Afam, kapag interested siya sa'yo, magkakaroon talaga yan ng time, sis. Sorry to tell you this, ha? Para basta huwag kayong ma-offend kapag yung mga advice ko is ganito. Bali, sinasabi ko lang talaga yung katotohanan and then napagdaan ko din yan dati. So, kung kayo, guys, meron na kayong opinion about sa sender ko, feel free to comment down below para at least makatulong tayo kay Mavel kung anong pwede niyang gawin. So, doon naman sa mga ano, yung mga messages na pwede mong isend sa kanya, at least makatulong ka sa kanya. Sasabihin mo na ano, kung anong pwede mong gawin para makatulong sa kanya, yung mga ganun. And then, kapag stress siya, sasabihin mo na everything will be fine, I'll be here. If you need someone to talk, I will be here. Yung mga ganyan na sasabihin mo or tanungin mo siya kung ano mga ginawa niya that day sa work niya. Yung mga ganyan, sis, na at least obligado siya talaga mag-respond. Kasi nga may tanong, di ba? Yun yung sinabi ko kanina na
dapat talagang palaging may tanong para at least may sagot din siya. So, ayun na nga. And then, doon sa mga sweet messages, sasabihin mo sa kanya na, you know what, I am thinking about you right now, Char. Yung mga ganyan. And then, sasabihin mo din na, I can't sleep. Or I didn't sleep last night because I'm seeing your face in every corner of the house. Char! Yung mga ganyan, basta char-char nyo lang para at least ma-feel din ni Afam na may konting interest ka, sorry, na may konting interest ka din sa kanya. So I hope na makatulong tong advice ko sa'yo, Sis Mabel. And then, antayin mo na lang din yung advice ng aking ibang viewer. Sana meron na kayong ibang advice din kayo para sa kanya, para at least makatulong tayo. So ayun na nga guys, that's my vlog for today. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you and gracias!